Balikan po natin si Rafi Tima na nasa Ground Zero sa Natonin Mountain Province. Sa ngayon, itinigil na ang search and rescue operation. Rafi? Marisa, Igan, tulad nga ng ating nabanggit kanina, pitong oras yung ating paglalakad kung kahit inabot na tayo ng gabi at ngayong gabi lang natin nakausap yung mga otoridad dito para magpaliwanag sa kung anong nangyari. Papakita lang yung ipapakita ko lang, ano, papansamantala itong gilid kung saan may mga debris pa dito sa lugar na ito. At ito yung nadaanan natin kanina na ating naranasan. Itong oras na kami naglalakad at ngayon lang namin narating itong area kung saan na bumuho at na-wash out yung building ng DPWH. Ito mismo yung lugar kung saan naroon yung gusali ng DPWH. Ang problema, hindi na kami makausap dahil talagang napakakapal ng putik sa lugar na ito. Dito sa bandang putikan na ito, hindi na makausap kahit yung mga kasama namin naglalakad mula pa dun sa pinakamalaking guho kung saan naroon yung aming sasakyan. Ito kayo yung hirap na dinaranas ng mga rescuers. Kung kaya ngayon ay wala tayong nakikita ng mga nagsasagawa ng rescue operation dahil delikado pa itong area. Napakalambot ng lupa at anumang paggalaw ay po pwedeng maka-apekto, lalo na sa mga heavy equipments. So ngayon po, ilan yung hinahanap pa? Ilan yung missing? 22 hours of po kanina po. Ilan po yung nakaligtas na retrieval niyo? Yung na-rescue, isa. Isa, pero may mga survivor na mahirap talaga sa papunta dito dahil yung ano naman, kaya din naman naranasan niyo. Hanggang tuhod yung putik. Bukod sa mga rescuers na nandito na ngayon, may mga namatan din tayong mga kamag-anak ng mga nawawala pa rin na papunta rin dito para tumulong sa rescue operation. Live mula dito sa Natonin, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.